gigilinmu ang damdamin. Welcome sa biyahin ni Boo, hashtag pag-ibig problems. Yeah. Lan yung hat ko? Bago yan, joke lang. Mukha na nga nakaraan eh. Speaking of nakaraan, guy, meron tayong pag-uusapan. Nagbigay ng mensahe sa atin, kaibigan natin ulit. Tatago natin sa pangalan. Andres. Seryoso tayo, guy. Ito, play natin ang music. Ito ang kwento niya, Andres. Tito Boo, hihingi sana ako sa iyo ng payo kasi nagkwento ko sa iyo. Nagkaroon ako ng girlfriend nung high school. Mahal ko. Akala ko ganun din siya sa akin. Habang kami, masaya kami, minahal ko talaga siya ng sobra. Kasi mag-graduate kami ng high school, kami pa rin. Pero may napansin ako, hindi niya ako pinapakilala sa kapatid niya, sa magulang niya. Hindi niya ako pinapapunta sa bahay nila nang andun yung mga kapatid niya, yung pamilya niya. So nagtataka na ako, nagsisimula na ako magtaka. Hanggang sa unti-unti, yung nagkakaroon na kami ng mga away, pagkakalabuan. Hanggang sa iniwan na niya ako nang wala man ng dahilan. Tapos masama pa nun dito po, after ng ilang araw lang, nakita ko sa Facebook may kasama na siyang iba sa mismong bahay nila, kasama yung pamilya nila. Parang ang sakit kasi pili ko nga ako sa sarili ko, sa Diyos at sa kanya, na siya lang ang ibigin ko. Una tuloy, naiwan ako sa tanong na bakit, ba't mo ko iniwan. Dito po, nakamove on naman na ako dahil totoo kasi 9 years na yun, 9 years ago. Pero may tanong pa rin ako. Gusto ko lang malaman ang gusto ko. Bakit mo ko iniwan? Guy, eto na. Una sa lahat, sabi mo, iniwan ka ganun, pinagpalit ka, na nakamove on ka naman na. Wala ko sasabihin sa'yo. Kwento mo sa pagong. Kwento mo sa pagong yan, guy. Dahil hindi yan totoo. May kilala ko sa Antipolo, kaibigan ko. May alagang pagong. Gusto mo ipapakilala kita. Mag-usap kayo, magtapag. Guy. At pangalawa, yung hindi ka pinapakilala sa bahay, hindi kaya madalas amoy tuta ka. Hindi kaya amoy tuta ka. Ano? Joke lang, guy. Ito, guy, hindi, seryoso na. Alam mo, guy, yun niya, sabi ko sa'yo, hindi totoo yan na nakamove on ka na dahil may tanong ka pa rin. Alam mo, siguro, bata pa rin kasi kayo nung simula, sabi mo, high school, ganun. Tapos, biglang nagbago, baka na-realize niya, hindi ka pala talaga niya mahal. Kailangan natin tanggapin yun, lalo na't 9 years ago na yan. Guy, alam mo kasi payo ko rin, dapat manghanap ka na ng iba. At huwag mo nang ulitin yun. Kasi kwento mo sa akin, masaya kayo pero hindi ka kailangan sa bahay. Ibig sabihin, nanligaw ka nang hindi pumupunta sa kanila. Di ba, guy? At eto, sabi mo, may pangako ka na siya lang iibigin mo. Una't huli. Ikwento mo ulit dun sa pagong yan, guy. Huwag kang feeler, Andres. Feeler ka masyado eh. Diyos lang ang nakapagbigay ng pangako na natutupad lahat. Talo na sa pagdating sa pag-ibig. Kung mapapansin mo, guy, mga kinasalin, may vows, mga promise sa isa't isa, na hindi kita sasaktan, hindi kita paiiyakin, mga ganyan. Tapos makita mo isang buwan after nagbabangayan sa bahayan. O isang taon, sabihin natin isang taon, di ba? Kaya, guy, ikwento mo lahat sa pagong yan. Ang payo ko lang sa'yo, humanap ka na ng iba at mag-move on ka na talaga. Huwag ka na magtanong kung bakit. At pag nakahanap ka ng iba na para sa'yo talaga, mawawala ang tanong mo bakit. Yun lang, sana sa maikling kwento, nakatulong ako, Andres, at sa milyong-milyong nating guy na nanonood. Sana may natutunan kayo.
at comment lang kayo ulit kung may gusto kayo sabihin kay Andres o may ganito rin kayong maranasan. Kahit samahan mo pa ako dito sa kotse, kwentuhan tayo, tatago ko ang mga mukha nyo at inyong mga pangalan. Muli, ako nga pala si Boo, ang Uber Chuper na laging bumibip-bip sa inyong mga puso. At tandaan ang nakaraan ay pwedeng palitan ng bago. Yeah! Goodbye, guys!